lift up your hands. Oh, Holy Spirit of the living God. Salamat. Salamat, Lord. Kahit dumaan kami sa apoy, katulad ng dinaanan ni Shadrach, Meshach, Abednego, kahit na ilagay kami, Panginoon, sa kulungan ng mga leon, we will not bow down, Lord, sa kung sino mang Diyos. We will only bow down to the true God, the one Lord, Jesus Christ, our Lord, Master, and Savior. And Lord, sa pangalan niya, all chains, all problems, all sicknesses, everything na gustong gawin ng kaaway cannot and will not win over the lives of your people because we have faith in the name that is above all name, that in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, all darkness will flee. In the name of Jesus, the sicknesses will run away. In the name of Jesus, demons will tremble. In the name of Jesus, we have the victory. Oh, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. For that great, great assurance, Panginoon. Oh, hallelujah. Great assurance. Great, great assurance of your great love today. Lord, today, lahat ng may mga pinagdadaan ng karamdaman, lahat ng may mga sakit today, Lord, anuman ang kanilang kalalagayan today, kung sila'y nasa banig ng karamdaman, kung may nagsabi sa kanila, naku, delikado ang kalagayan mo, or may diagnosis ang doktor sa kanila, Father, salamat. You are our number one, the greatest physician, doctor, healer, O God. And so right now, lahat ng nasa banig ng karamdaman, in the name of Jesus Christ, Panginoon, we pray, Lord. Right now, Lord, marami nang ihingi ng panalangin sa oras na to, Panginoon. Salamat. Pag nire-recognize namin, Lord, Ikaw ang aming healer, and then the faith is extended, O God, today, hindi lang sa Pilipinas, but all over the world, Lord, salamat, Lord, sa mga testimony. Sa iba't ibang bansa, Panginoon, when they reach out and believe by faith, healing is taking place. So right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray that all sicknesses, all diseases, in Jesus' name, leave that body. Leave that body. Healing, we pray. Healing, we pray. By the stripes of Jesus Christ, the healing power of God is ours right now. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen, 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 amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Wow. Hallelujah. You know, lahat ng mga nanonood at nakikinig sa radio, sa television, sa Facebook, sa YouTube, gusto kong malaman mo, there is nothing that can hinder you from accessing the throne of heaven. In fact, sabi ng Bible, you know, let us approach the throne of God, grace of God, available sa atin. So right now, I want you to stretch your hands right now. Lord, ang Simara family, lahat ng mga may mga karamdaman, kapatid, magbigay ka na ng ngiti sa iyong mga mukha at sabi mo, Lord, salamat sa kagalingan in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, tinatanggal namin ang lahat ng mga bukol. Lord, lahat ng may mga nakaranas, Panginoon, ng kanilang atake sa kanilang mga puso, Panginoon. Lahat ng sakit sa katawan, lahat ng sakit, Lord, rayuma, o anumang mga bagay na nagbibigay ng sakit, Lord. Salamat, Lord. Lord, salamat. Lahat yan ay luluhod sa pangalan mo. Lord, hindi kami dapat maniwala kasi ang sabi mo, Lord, faith in the name of Jesus, only faith in the name of Jesus has brought healing sa mga baldado, nagbigay ng mga paningin sa mga bulag. Lord, nagbigay ng kalakasan sa mahihina, Panginoon. In fact, Lord, yung patay, binuhay mo.
And so we pray today, kapatid, huwag kang mag-give up. Hallelujah. Start to believe God because yung healing ng God is yours right. Napasalamatan mo sa Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And Lord, dalangin ko, Panginoon, lahat ng may mga pinagdadaan ng financial struggles, Lord, lahat ng may mga nakakaramdam ng kahirapan o kagipitan, Lord, right now, sa pangalan ni Jesus, Lord, pinuputol namin ang mga sumpa ng kahirapan sa buhay nila, Panginoon. And I pray, Lord, bibigyan mo ng wisdom ang lahat ng mga anak mo, lahat na nanonood at nakikinig. You will give them wisdom na ayusin ang kanilang buhay dahil parating na, nandyan na ang pagpapala ng Diyos sa mga taong nagtitiwala, umaayos ang buhay, at nagkakaloob sa Panginoon ng kanyang papuri, ng kanyang buhay, ng kanyang pananalapi. Lord, salamat. The healing, the miracle, the provision is ours. Lahat ng ito, Lord, is available to us in the name of Jesus. And we give praise, Lord. We give praise in Jesus' name. Everybody say amen. Let's give the Lord a big clap. Hallelujah! Hallelujah! Amen, amen, amen. Please be seated. Praise God. Hallelujah. Open the lights so that I can see. Wow. Pakibati nga niyo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, ang ganda mo ngayon. Sabi mo, ang gwapo mo ngayon. Hindi ko pa nakikita ang kalahati ng iyong mga mukha. Hallelujah. Alright. Welcome to Life Church, the home of the champions, sa lahat ng mga connected sa atin in the digital world of Facebook and YouTube. Welcome to Life Church. Hallelujah. Wow. Mga 5 months ago, you know, the pandemic, the coronavirus, started its attack and brought fear to many, many people. Maraming tinamaan ng sakit na ito. You know? And, but most of that ay mga dala ng sobrang takot. You know, your belief system, you know, plus a poor lifestyle, maling pamumuhay, you know, kulang sa tulog, inom, alak, you know, at hindi pamamahala ng buhay mo, plus sin sa buhay mo will easily attack you. But salamat because when the Word of God, pag pinahawakan natin ang Word of God, plus right living, hallelujah, walang demonyo ang pwedeng manalo sa'yo sa pangalan ni Jesus. Amen? So, let's give the Lord a big clap. So, 5 months ago, there are so many people natatakot. So many people talagang they're worried. But then after a while, you realize na stabilized na. And today, you know, ako ang so much is happening in my heart and in my world. I mean, pamilya ko and even Life Church. And I'm seeing talagang hindi pwedeng manalo si Satan. Talagang yung what the enemy meant for evil, God always meant it for good. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kayo na naririto, kayo na nagnanais, you know, ang tapang nyo, pumunta kayo dito, you know, at gusto nyong sumama sa live worship. You know, that only shows one thing. Hindi ka katulad ng iba na pwede na palang hindi mag-church na lang sa bahay. Ha? At pero kayo, you decided on the Lord's Day, you came. So sa lahat ng naririto at dyan sa nasa inyong mga tahanan na hindi kayo naka-duster, hindi kayo naka-shorts, at kayo ay talagang naghanda, at miski maliit lang na cellphone ang inyong panonood, at kayo ay 50 tao, o 5 o 10, at nanonood, at kayo ay sumasamba. Alam mo, grabe, it only shows na ibang level ka. Ikaw ay ang taong pag kay Lord, number one si Lord sa buhay mo. Amen? So God is good. Sa lahat ng mga today, online right now, ang DYSP 909 AM station, welcome po sa inyo. Welcome to Life Church. Welcome to this service, this worship service na God is going to speak to you. If you have any questions or you want to communicate with us or you have any needs, any prayer requests, or you want to interact sa message, please text lang po nyo 0927-8034-359. Alright? And nandoon ang ating mga leaders will engage you because you mean so much to us. Amen? Hallelujah. Praise God. Also, right now we are also live on FM station, DWIC 94.3. Live tayo online sa lahat ng mga ating mga D-Wiz. Tama ba? D-Wiz. DWIC. Listeners, you know. We love you
and God is going to do something sa buhay nyo. Please text if you have any question. I-text nyo, send a message sa 0917-861-0805. And we have some people there. Amen? Hallelujah. Again, gusto ko lang tingnan nyo yung katabi nyo at sabihin mo sa kanya, pakitanggal mo nga ng konti, tanggal mo, balik mo kagad, pakitanggal mo, tapos sabihin mo, o ngayon, talagang napakagwapa. Gwapapo mo. Kanina kalahati lang, nai-inlove na ako sa iyo. Ngayon buo pa. Amen, amen. Yung di mga nagtanggal, may mga sakit po yung mga hindi nagtanggal. Hallelujah. Hallelujah. Alright. God bless you. We are now on chapter 6 on our study in the book of Acts. Wow. And ang feeling ko, this will continue because yung Acts or yung activity o yung kilos at galaw ng mga anak ng Diyos ay nagpapatuloy. At ang daming himalang nangyayari. Ang daming mga katagumpayan at yung mga struggles at issues na daanan ng mga anak ng Lord, you know, they face it at yung mga talaga nagtitiwala are overcoming. Amen? So, we wanna look today at the book of Acts, chapter 6, mga gawa, chapter 6, and we want to read a portion of scripture tayo sa inyo right now. Alright, so chapter 6 na po tayo. If you're following, I'm amazing. Acts, you know, Acts of the Apostles or Acts of the Holy Spirit in the lives of the disciples or Acts active Christians terrorizing Satan. Alright? The key word is active. You know, pag ikaw ay talagang kumikilos, naniniwala, nananampalataya, hindi nakatunganga, hindi naghihintay na lang, you know, Satan is afraid of you. Pero if you say you believe in God, pero wala kang ginagawa, faith without work is dead. Walang problema si Satan na maniwala ka kay Jesus. Walang problema si Satan na nagbabasa ka ng Bible. Ang takot niya, pagka naniwala ka na, lumakad ka na, ginawa mo na ang pananampalataya, nanginginig na po siya. Because when you go to your offices na may problema rin, or go to your province, or go to a friend na may problema, and you go there and start speaking, sharing the love of God, nanginginig si Satan. Because alam niya, when you speak the word, when you pray, nagpakita ka ng concern sa mga tao, na-activate ang faith mo. Faith must be activated. You know, parang ganito po yan eh. Kunyari may baril ka, hindi mo naman pinutok, what's the use of a baril? Kunyari may gamot ka that can heal a brother or a sister, hindi naman niya ininom, what's the use of that? Amen? Meron kang ATM, may pera ka sa banko, may pangangailangan ka, hindi ka naman pumupunta doon sa ATM at wini-withdraw, what's the use of that? God binigay sa atin ang lahat ng resources. You know, as I grow in my faith, walking with God for 40 years, ito nare-realize ko, walang tinago ang Lord. Hindi ang Lord kuripot. Hindi ang Lord chani. Hindi ang Lord, you know, nag-evade. Hindi siya nagtatago. He wants us to know His word. He wants us to know His secrets. He wants us to know the power para ma-access natin. You know, God does not need all the resources in heaven. Hindi niya kinakailangan yun. Kaya di ba ang panalangin, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Sa heaven, hindi kinakailangan ng healing. Lahat ng tao maayos dun. Sa heaven, hindi na kinakailangan ng pera. Lahat ng tao dun, okay ang buhay. Pero kinakailangan natin dito sa lupa. And so, ang gusto ng Panginoon, kung ano yung paghahari, kung ano yung wealth of love and grace and prosperity in His kingdom, gusto ng Lord ma-access natin. And that's why there are so many Christians. I tell you, there are so many Christians that I have known for my 40 plus years of walking with God. Amazed ako sa buhay nila. Lalo na pag nalaman ko yung story of the past. Grabe, hindi nag-aral. O kaya, muntik na maghiwalay. Namatayan, nasunugan, may kaso. Ang dami nangyari sa buhay nila yung past. Pero fast forward mo 10, 20, 30 years after, or maybe 60 years after, ang kwento niya, alam mo yung lola ko. Alam mo yung lola ko, nanampalataya. Alam mo yung lola ko, tapos yung nanay ko. Alam mo yung hirap-hirap namin. Or alam mo, si tatay,
lasinggero. Yun yung away sa bahay namin. Naku, walang kalakang marinig, kundi murahan. Alam mo, si kuya, adik, alam mo, ako, ganito. Tapos, ayun, many years after, grabe, nakita mo, isang maayos na pamamuhay. Isang larawan ng pamilyang, you know, nagtutulungan, yung mga anak may paggalang, you know, nakatapos na ng pag-aaral, may mga negosyo na, yumayaman na, leader na. I tell you, mga kapatid, pag nakikita ko yun, ang sinasabi ko, ang Diyos ay buhay! Amen! But those stories, and some of you, I know that is your story. I know a lot of you, kung babalikan mo lang yung nakaraan mo, maaring sa pamilya mo, walang nakatapos ng pag-aral. Ikaw lang. Sa pamilya mo, hindi sila nakaranas ng bahay na merong ceiling. Ano ba yung ceiling sa Tagalog? Kisame. You know, yung bahay mo, bubong lang. Pagkatanghali ang init. You know? Pero today, you know, hindi lang merong ceiling. Grabe, yung anak mo, grabe. Dati sira ulo, dati puro babae, lalaki. Depende kung sino siya. Si pag babae siya, siyempre ng lalaki. Pag lalaki, ng babae. Pero meron na ngayon mga lalaki ng lalaki rin, okay? Pero ngayon, kita mo many years after, ang dami niyong dinaanan, pero nakita mo yung anak mo, grabe dahil na-involve sa Life Kids. Na naging J-12. Na naging champion youth. Ngayon, yung anak mo, may asawa na. Yung anak mo, may anak na. Apo mo na nga. Ngayon, yung anak mo ang malaking tulong sa'yo at nagpapadala ng mga ayuda. Hindi galing sa gobyerno, galing sa anak mo. At ngayon, kayong pamilya, dati nag-aaway yung making stories of what of I've heard so many times. Nag-aaway yung anak mo tsaka yung tatay. You know, ngayon, magkabatay na sila at si tatay tuwan-tuwa sa kanyang anak. At yung anak naman, imbis na nagagalit sa tatay, ginagalang ang tatay dahil ang sabi ng Panginoon, igalang mo mga magulang mo. You know, when I see that stories, isa lang ang ingredient dun. Hindi lang sila naniwala, they took action in what they believe. They took action. Humakbang sila. Think about that, mga kapatid. Sa lahat naman nung nakikinig today at nanonood. You know, I was 17 years old nung nakilala ko si Lord. May desire ako to share the Word of God. Kala ko nga ako'y magiging missionary or an evangelist kasi gustong-gusto ko mag-share ng love of God. Bakit? Eh, sira ulo ko eh. You know, sakit ng isip at puso ng tatay at nanay ko eh. You know, tsaka parang wala na akong kinabukasan eh. 7 taon nga ako sa high school eh. Marami rin akong, huwag natin pag-usapan. You know, pero nakilala ko si Lord. Alright? And then many years after, I serve God. And then, I heard God told me, anak, go to the islands. Pumunta ka sa mga probinsya. E ako po'y pinanganak sa Maynila. Pinakamalayong napuntahan ko siguro during that time is Bulacan. Well, I went to Baguio dahil ang tatay ko, lagi kami dinadala. Pero when I became a Christian, naging missionary po ako. Missionary in the sense na nagmi-mission. Pumunta kami sa Maricaban, you know, sa Romblon, sa Tablas Island. You know, we went there until finally, at age 25, I heard God told me pumunta sa Palawan. And then when I went to Palawan, 38 years after, tinan nyo, ito ang meron tayo ngayon. We have so many lives change. You know, we have buildings, we have ministries. But ang key po dito, nung narinig ko sinabi ng Lord sa akin, go and win the islands. Nanatili ako sa lugar ko. Hindi ko inactivate ang faith ko. You have to realize, wala rin kaming pera noon. Alam po ba niyo, nagpunta kami sa Palawan, just to tell you the story, nagbenta po kami ng aming mga damit. Noon, hindi pa uso yung ukay-ukay. Ngayon na lang usong-uso yung ukay-ukay. Noon, may mga naglalakad na mga tao at nagpapalit ng kaldero, you know, mga ano ba yung lagyan ng tubig, pitchel, para lang sa damit. So maglalabas ka ng damit, ang kapalit noon, mga ganun. Kami naman, nung kabataan ko, bata pa rin naman ako, tinan naman yun, no? Kabataan ko, ang pinupuntahan namin lugar, tawag Eloy's. Yung Eloy's, isa siyang store, na pagdala mo yung mga gamit mo, mga lumang damit, kung ano man damit, doon mo ibibenta, bibigyan ka ng pera. Sila naman, dadali nila sa probinsya. Alright? Para kami makapunta sa Palawan, yung mga damit namin, kung ano man bagay, yung mga libro ko, na siyempre, pag nag-aral ka, may libro ka, ibinibenta namin yun para lang magkaroon kami ng pera sa misyon. Hindi lang yun. Yung aming kasamahan na nagpunta sa Palawan,
14 kami nagpunta sa Palawan. 21 kami nagpunta sa Palawan. Yung iba dito, sabi na, uy, mayroon kaming kaibigan nagbebenta ng manok. Bibigay doon niya sa atin ng mababa yung dress chicken. Yung mga manok na nakabihis na ba? No, dress chicken. Yung lulutuin mo na lang. Ang ginawa namin sa church, ha? Meron kami tinatawag chicken with a mission. Nagbebenta kami ng mga manok para lang magkaroon kami ng pera. Yung ibang mga member namin nag-barbecue. Para lang magkaroon kami ng pera. Alright? Kasi we were young people. I was 20 plus years old pa lang. Young, you know, and puro young people yung Kaya Alpa Student Center. But we raised money. Hindi kami nangingi kung kani-kanino. We raised our own money. We came here. Bawat isa namin, ang budget namin, kinakailan meron kang 1,000 pesos. To 21 kami, meron kami 21,000 pesos. Plus, marami pa kaming na-raise, definitely. But we came to Palawan. But who would ever imagine? Gusto ko lang kung makita niyo yung story. Who would ever imagine that 38 years after, eto po tayo? Now, anong connection? Now, ikaw, look at your right now. May pananampalataya ka, di ba? O nakikinig ka ngayon. Maybe iniisip mo, paano mangyayari ito sa buhay? Paano gaganda ang buhay ko? Well, one day at a time. One belief at a time. You know, ano mangyayari? Kaya kasi yung paniniwala, kasi when you have the Word of God, read the Word of God, let the Word of God po become part of your life. Ano mangyayari? That Word of God will bring you to action. Number one, kaya kayo hindi mag-aayos-ayos ng iyong pamilya, kaya kayo laging bruha, o lagi kang inis, o lagi kang naiimbyerna, o laging inis ka. Kasi simple lang eh. Eh di ba mag-usap na lang kayo mag-asawa at magpatawaran kayo? Yun naman ang sabi ng Bible, di ba? Ang hirap gawin yun because hindi mo naintindihan ang sabi ng Bible, yung mga nagpapakumbaba, pinagpapala. Yung nagmamalaki, nawawalan. So, gawin mo lang simple lang. Eh, kesa naman habang panong mag-aaway tayo, tapos pagka nakalibing ka na, nakaburol ko, patawarin mo ko, hindi ko man lang nasabi sa iyong, ngi. Pero kung ginawa mo na ngayon, nagpatawaran kayo, edi nagngingitian kayo, tapos sige, magtulungan na tayo, ha? Eh, ngayon, yung pagpapala ng Diyos, bababa ngayon sa'yo. Bigla ka namang, naku, nakakakuha ka ng magandang trabaho, nakakuha ka ng magandang connection. You know, why am I saying this? Because I know life is not magic. Ang buhay po hindi isang, life is, araw-araw lumalakad ka. At pagkasama mo si Lord, obeying God, trusting God, of course, dumadaan ka sa mga darkness sometimes and minsan di mo alam kung anong gagawin. But the Lord is with you. Kaya nga, active Christians. And what happened? Imbis na si Satan, tinatakot ka, niloloko ka, pinahirapan ka, you become active Christians and then you nateterrorize si Satan. Natataranta si Satan sa'yo. Hindi ka na ngayon In fact, dati, pag nandyan ka, ayun na, babanata natin ito, ha? Ito natin. Ha? Kaya lagi kang puno ng problema eh. Ngayon, ikaw ay active Christians. Ano yung active? Yung Word ng God, pinamuhay mo, nilalakad mo. Pag nakikita ka ni Satan, sabi niya, pabayaan mo na yan kasi pag yan nag-pray, lago tayo. Amen. Kaya kita mo, ito tawag ngayon yan. Ang connect niya nito. Kaya ikaw dapat lumalakad sa tinatawag nating rumaragasang pagpapala. Come on, palakpakan natin ang panin. Now, hindi lahat yan ang experience eh. Hindi kasalanan ng Diyos yun. Binigay sa'yo ang susi, hindi mo ginamit. Ayaw ko niyan! Magpapatawad sa kanya, tinapon mo pa yung susi. Ngayon, hinahanap mo. Hindi mo ma-access yung kagalingan, kaayusan ng loob, you know, blessing sa family mo, yung pera, kasi tinapon mo yung susi. Eh, kaya humility is powerful. And I tell you, when I say active Christians, as we read this, hindi ko sinasabi, hindi. Active Christians mean, yung faith mo is activated to love God, to honor God, to read this word. And then, matapang kang lumalakad pag may problema. Huwag ka matakot, bro. Nay, okay lang yan. Asawa, huwag kang matakot. Hindi bali, miski na walang tayo ng trabaho, God will open another door. Kasi dahil ang Diyos, you know, tinuro ko yan kay Gary Valenciano eh. Ang Diyos hindi natutulog. Kung naririg mo ko, Gary, pasensya ka na, nagamit kita ngayon. Amen.
O kilala ko si Gary. Gary Leasing. Gary. But hindi natutulog ang Diyos. Amen? Amen? O lahat ng mga nanonood at nakikinig nyo. Yan, kitang-kita ko yung iba. Hallelujah. Kulang ka ng ano. Anyway. So I love you. So now when we look at the book of Acts, amazing story on chapter 6. Alright? Of course, a few days din lang yan. Siguro wala pang isang buwan, dalawang buwan, o tatlong buwan, na si Christ nag-resurrect. Ano yung nakita natin? Si Apostol Pedro na duwag nung na-experience niya ang resurrection power ni God at naramdaman niya ang pagkilos ng Holy Spirit na activate yung faith niya. Kaya nung siya ay napuspos ng Espiritu, grabe, nakita niya, marami mga tao nagtatanong. Dati, takot ngayon, nangaral. Grabe, ha? Boldness. Tapos, nakita niya yung taong lumpo, nag-activate yung faith niya, yung awa, compassion. Nakita niya nahihirapan. Kang ginawa niya, sabi niya sa lalaki sa chapter 3, silver and gold wala ako, but what I have I give you. Sa pangalan ni Jesus, miracle happened. Alright? And then, chapter 4, grabe, hinuli sila, you know, tinakot sila, pero sabi nila, bro, dati na akong takot eh. Pero hindi na ako natatakot ngayon. Tansya mo, anong susundin ko? Tao o ang Diyos? Huh? Hindi sila napigil. Na-activate ang powerful courage ng God. And then, nag-work ang discernment. Yung bang hindi na siya mabobola. You know, karamihan sa atin, nabobola pa eh. Sa harapan mo, naiisahan ka. Oh. Oh, na 7-star ka. Sorry, laging 7-star na babangit ko. Sa inyo lang alam kong star web. Pero pag may discernment ka, may boldness ka, may wisdom ka, may faith ka, nag-ooperate ka na, hindi sa realm ng flesh, but in the spirit. 9 gifts ang Holy Spirit. Nabanggit ko ilan pa lang. There is a gift of faith, there is a gift of miracle, there is a prophetic utterance, there is speaking in tongues, there is knowledge, there is wisdom. Ang daming, there are 9 gifts. At gusto ng Lord mag-operate sa buhay natin yan. And that's what I'm praying for me, my family, at saka kayo. Sabihin, hindi ka maluloko, hindi ka matatakot. Walang problema because ang Holy Spirit, kaya dapat sensitive ka sa Holy Spirit, it's operating in your life. Nag-ooperate ang Holy Spirit sa buhay mo. And then, merong fruit of the Holy Spirit. Yung sa gift, 9 gifts. May fruit, ano yung fruit? Self-control, love, patience, goodness, gentleness, happiness. So, ngayon pansinin mo, alam mo di ba ang Holy Spirit sa mga nakikinig ngayon. Di ba symbol siya ng dove, di ba? Ang dove, dalawa ang pakpak. At pag tinignan mo, siyam ang kanyang feathers. So wala pa ako nakita na ibon na kakalipad na isang pakpak lang. Pag isang pakpak lang, tuliroy, ikot lang ng ikot. Kaya kinakailangan mo ng gifts of the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit. And then, the Holy Spirit gives you authority. Huh? When you speak the word, and then you have no fear of the devil. Alright? Ginigyan yung name of Jesus eh. Kaya nga now, you are flying high. Eagle ka, eagle. Hindi lang dove. Alright? So, pag dumating ang problema, titignan mo yung problema, sabi mo, problema ka. Ito gagawin ko sa'yo. Sa mga nanonood po, nakikinig, uunat mo yung mga pakpak para pag tama ng hangin sa'yo, imbis na pabaksakin ka, yung hangin, psh! Sabi mo, wala nang problema ang pwedeng makatalo sa akin. Ha? Kasi ako si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ano yung story sa story ng tatlong Hebrew young men? Di ba? Kung hindi nakakaalam po, ito po sa aklat ni Daniel, may tatlong Jewish boy, Israeli boy, great men. Natuto sila. Ngayon, they have faith. Ngayon, gumawa itong si Nebuchadnezzar po, sa mga hindi nakakaalam, ng isang malaking rebulto. Sabi niya, lahat ng tao, kinakailangan pag nakarinig yung mga kalembang, mga tunog ng mga kung ano-anong mga trompeta, lahat luluhod at sasamba. Kasi insecure tong leader na to eh. Gusto niyang, lahat kayo, ako ang Diyos nyo, ha? Tulad ng maraming mga tao, pag may pera, ako ang Diyos nyo. Hindi yun. Itong Nebuchadnezzar, lahat naman nagluhuran.
except yung tatlo. Di ba? Sabi, tinawag sila, ba't di ka lumuluhod? Lumuhod kayo. E yun yung kinawit natin kanina. Ang sabi ng tatlong Jewish boy, ito, gusto po naming malaman, o hari, kinagalang po namin kayo. Pero hindi po kami pwedeng sumamba sa sino man Diyos-Diyosan. At alam namin, ang Diyos namin, kaya kaming iligtas. Pero yung kasunod ang mas maganda. Di tayo natatakot minsan eh. Kaya talo ka eh. Ito sabi niya, pero kung hindi man kami ililigtas ng Diyos namin sa pugon, sa apoy na inyong pinainit dyan sa pugon na yan para itapon kami, kung hindi man po kami i-rescue ng God, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos. Bakit? Kasi meron silang alam na hindi alam ng iba eh. Ang buhay natin hindi lang panlupa. Mas mahaba ang buhay natin na panglangit kung pupunta ka. E alam nila, sila nananampalataya sa Diyos. Kaya ano nangyari? Hindi sila natakot. Nagalit yung hari, tinapon sila sa pugon. Yun ang nakita niya. E sabi nung hari, titignan niya yung pugon, may parang, siguro may parang glass eh. Sabi niya, look rito. Ilan ang tinapon niyo? Sir, tatlo po. Tatlo. Nagbibilang po ako. Eh, bakit apat? Tapos itong sabi po ng aklat ng Biblia sa aklat ni Daniel. At yung isa, yung pang-apat, ay parang siya ay ang anak ng Diyos. Hallelujah. Anong ibig sabihin ito? Anong ibig sabihin? Kung dumadaan ka sa problema ng buhay, ha? Huwag ka lang matakot. Kasi kaya kang i-rescue ng Lord. Pero kung hindi, magbibigay pa rin luwalhati kung ano man ang pagdaanan mo. Ano man ang pagdaanan mo, inaalaw ng God yan kasi alam niya, ikabubuti mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya minsan ang problema ng buhay, pinagdadaanan lang eh. Amen? Sino sa inyo ang nakikinig, nanonood, na marami kang pinagdaanan sa buhay mo na akala mo, wala na pare, patay na tayo, wala na, sira na. Ay, tumatawa ka, mas yumaman ka, mas gumanda yung buhay mo. Akala mo, pagka bigo ka dito sa isang lalaki o isang babae ito na napakaganda, napangasawa mo, wala na akong buhay pa pag hindi ko siya napangasawa. 30 years after, nagpapasalamat ka hindi siya napangasawa mo. Kasi nakita mo yung buhay niya, ang pangit. Ikaw ngayon, yung napangasawa mo, galing kay Lord, mas maganda ang buhay mo. Palakpakan natin ng Panginoon. Kasi Elaine, hindi ko natatakot ano ang mangyari sa buhay niya. Hallelujah. Amen? Amen. Kasi kasama natin ang Diyos. And God is sovereign. Alright? So, that is why you needed to study the book of Acts, chapter 6. Pakita natin sa chapter 6. Alright? So, anong kinakailangan mo? You need the gifts of the Holy Spirit na go-operate sa buhay mo. Ha? Faith, miracles, Word of God, Word of Faith, knowledge, discernment, prophecy, speaking in tongues, interpretation of tongues, lahat yan. Tapos you need the nine fruits of the Holy Spirit and then you have to have the authority. Bakit? Kasi chapter 6 is very powerful. Tinan nyo ha. Ito na nangyari. Babasahin ko lang po muna sa buong chapter 6, yung verses 1 hanggang verse 9 lang po. Then we will continue next, verse 7. We will continue next week yung continuing ng verse ng chapter 6. Ito po sabi, nang panahon na iyon, Acts chapter 6, verse 1, nang panahon na iyon, habang dumadami ang mga disipulo, sarap ano? Nung panahon na iyon, na sila ay pinepersecute. Sila ay dumadaan sa mga pagsubok. Pero ang sabi doon, nang panahon na yun, habang dumadami ang mga disipulo. Hindi sinabing yung mga churiwawaps, ha? Hindi sinabing yung mga nakikinig-kinig lang, disipulo. Ito yung tinanggap si Kristo, nilalakad ang pananampalataya kay Kristo. Ha? Hindi lang yung umaten, hindi namang ginawa. Ito, habang, nang panahon na yun, habang dumadami ang mga disipulo, nagkaroon ng conflict ang mga Jew na nakapagsasalita ng Greek at yung mga talagang Jew. Okay, let's be stop there. Ang background po nito, yung mga Hellenistic Jew, yung Greek-speaking Jew, ha, ay nagkaroon ng problema doon sa mga
Jew na hindi umalis sa Israel. Kasi during that time, kung natatanda nyo, sa panahon ni Ezra at saka ni Nehemiah, na nasa sa Babylonia sila, nagkaroon ng utos, sige, pwede na kayong bumalik sa Israel. Alright? Yung mga bumalik sa Israel, yun ang mga Jew na tumira sa Israel, doon na sila nanalagi. Yung mga hindi umalis, nag-scatter sila kung saan-saan, hindi sila bumalik sa Israel, pero Jew pa rin sila. Alright? So, itong mga Hebrew-speaking Jew, alright, ay doon ang katira sa Israel. Yung mga Greek-speaking Jew, yun na lang yung nagbalikan afterwards ng panahon na ito. So, sabi dito, itong mga Hellenistic o Greek-speaking Jew, ha, nagreklamo yung mga nagkasalta ng Greek. Kasi hindi regular ang nabibigyan ng pagkain noong mga byuda sa grupong ito. Nagagalit sila kasi kulang ang ayuda. Parang panahon natin, ano? Kaya tinawag ng mga apostol ang lahat ng mga disciples. Sinabi nila, hindi namin pwedeng pabayaan ang pagpipreach ng salita ng Diyos para lang asikasuhin ang pagbibigay ng ayuda. Ha? Ang pangangailangan na mga material na pangangailangan. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaki sa grupo ninyo na puno ng Espiritu ng Diyos, matalino. Gagawin namin silang in charge sa mga bagay na ito para makapag-concentrate kami, yung leaders, sa pagpipray at pagpipreach ng salita ng Diyos. Alright? So, ang daming message dito, okay? So, yung conflict, yung problem, nag-push sa kanila to choose 7 men. Alright? At itong 7 pinili nila ay naging mga leaders. Ito sabi ng Biblia. Natuwa ang buong grupo ng mga disciples sa suggestion ng mga apostles. Pinili nila si Stephen, isang taong puno ng pananampalataya at ng Holy Spirit, at sina Philip, Prochorus, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, at si Nicholas na isang Gentile na taga-Antioch na na-convert sa Judaism. Dinala sila sa mga apostol, pinag-pray, pinatungan sila ng kamay ng mga ito para ipakita na pinili sila sa trabahong ito. Anong naging resulta? Look at ang naging resulta. Verse 7, kaya lalo pang kumalat ang salita ng Diyos. Yung problem na potentially sa tingin ng iba, wala, may problema tayo, wala, masisira na to. Hindi, yung problem created leaders, naglabasan lalo yung 7 leaders at hindi lang yun. Yung mga apostle, nagkaroon lalo ng time to pray and preach the word of God. Ang end result sa verse 7, hallelujah, kaya, hallelujah, kumalat pa. Hindi napigil. What the conflict meant for bad, yung mga problemang dumarating sa'yo, imbis na i-put ka down, that created another, wow, ano nangyari? Leadership was born. Wow. Growth came. Ayan, sabi dito, ha? Kaya kumalat pa ang salita ng Diyos. Ito, ang sarap nito pakinggan. Kaya kumalat pa ang salita ng Diyos. At dumami ng dumami. Oh, hallelujah. Hallelujah. Alam mo, sa buhay natin, just feeling that feeling, you know, pagka ikaw, lumalakad ka kay Lord, kung may conflict, masaya ka kasi alam mo, Lord, may conflict, anong gagawin ko? Tapos pinakinggan mo ang Holy Spirit, yung conflict, yung problema na dapat magpa-down sa'yo, maglalabas ang Lord ng ibang wisdom and amazing thing. Yung mga hindi mo alam kung ano mangyayari. Parang yung kay Joshua, consecrate yourself today because tomorrow, the Lord will do an amazing thing. Pag nagtatapat ka ngayon, grabe, ano yung amazing thing? Grabe, hindi mo maisip loob-loob na magkakaroon ka ng ganyang bahay na malaki. Grabe, kahit saan ko isipin, imposible. Pero ngayon, ang laki ng bahay mo. Hindi mo maisip na, grabe, mapapag-aral ko yung aking mga anak. Grabe, at ito, kung hindi mo pa nararanasan yun ng buong buo, maghintay ka lang. Darating sa'yo ang lahat ng pagpapala na nais ng Diyos pag lumakad ka at magtapat. Amen? Dumami ng dumami mga disciples sa Jerusalem. Marami ding mga priest. Yung mga religious leaders, marami ding mga priest ang naniwala at sumunod sa Panginoon. Grabe,
Lord, bigyan mo kami ng wisdom as we share the Word of God. I pray this will bring so much understanding sa amin by the power of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. Alright. I will unload ito in the next few minutes. Pero gusto ko lang, tingnan mo ha, gusto ko lang tingnan natin kasi hindi ko nabanggit yung chapter 5 eh. Remember ito sa chapter 5. Sa chapter 5 kasi, ito nagbungad eh. Tatnan nyo, sa chapter 5, pinersecute sila, di ba? Pinagbawalan sila. Pero may isang hindi nila kasama, ang pangalan si Gamaliel, kasi gusto nang patayin, itong background, sa chapter 5, talagang nataranta na yung mga pare, yung mga religious leaders na galit sa mga disipulo, kasi hindi sila naniwala kay Kristo, kaya nga nila pinapatay. Pero itong mga disipulo, gumagawa na ng mga himala, at nangangaral sa pangalan ni Jesus. Nadidiin tuloy sila na sila may kasalanan. So ang ginawa nila, hinuli, pinagsabihan, kinulong, nakawala, the next day nakawala, hinuli uli, pinagsabihan, at ang sabi ng Biblia, they intend to kill them. Buti na lang, alam mo, Diyos gumagawa ng promise kay hindi Christian, si Gamaliel, yan, isa sa mga kinikilalang leader at that time, kinausap yung mga taong gustong parusahan at patayin ang mga apostol. Sabi, teka muna, huwag kayong bigla-bigla. Tinan nyo yung chapter 5, babasahin ko lang at ilalabas yan. Segway lang po ako doon kasi this is very important para makamove on ako kasi next week baka chapter 7 na tayo eh. Okay? Tinan nyo yung verse 38. Sabi niya, ang masasabi ko sa inyo, ito ang sabi ni Gamaliel, habang gusto niya lang patayin yung mga apostol, okay? Tinawag muna na, lika, sabi niya, tinawag niya yung mga leaders, sabi niya. Ang masasabi ko, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. At hayaan nyo sila. Kasi, kung galing sa tao ang plano o kilusa nila, hindi yan magtatagumpay. Pero kung galing sa Diyos, sa English version, if it is, sabi dito, if it is from God, kung galing sa Diyos, if it is from God, kung galing sa Diyos, hindi nyo sila kayang wasakin. Baka lumabas pa na kinakalaban nyo ang Diyos. Napakatalino ni Gamaliel. And siguro, kita niya eh, kasi matalino siya masyado. At nag-aaral siya ng Torah, yung Bible nila sa Old Testament. Siguro na nakukonvince na siya eh, na itong mga taon to, totoo kasi yung passion eh. In fact, tandaan nyo sa Bible, si Gamaliel ang teacher ni Saul na naging Paul. Alright? Sabi niya, pabayaan nyo itong mga taon to. Ha? Kasi kung sa Diyos galing ang kanilang pinangangaral, pinamuhay, wala kang magagawa. Ito yung word na gusto ko sa English. If it is from God, from galing sa Diyos, hindi yung for God. Kasi maraming mga tao, pare, gawin mo to. Ayoko nga. O sige na nga, for the Lord. Para sa Diyos. Sige na nga, sumunod na ako. Para sa Diyos. Pag sinabing para sa Diyos, ginagawa mo yun, parang may utang na loob si Lord. O sige na nga, magsisimba na ako. For the Lord. O sige na nga, magbibigay ako. For the Lord. O sige, papasukin mo na yan. For the Lord. O kaya, alam mo, ginagawa ko to for the Lord. Alam mo, hindi gusto ng Lord yung for the Lord. Kasi yan ay kung galing sa'yo for the Lord at hindi galing from the Lord, wala rin mangyayari dyan. Ang gusto kong isipin mo, and I am praying always like that, Lord, kung ayaw mo ito, maganda yung plano. Palagay ko maganda ito, Lord, pero kung ayaw mo at hindi galing sa'yo, don't let me do it. Kayo mga apostol, feel na feel nila. Ramdam na ramdam nila yung power of the Holy Spirit kasi hindi po sila nag-aangad ng paras kay Lord. Kasi alam na nila, pag galing sa'yo, medyo contaminated eh. Ilan sa inyo may mga plano? Magninegosyo tayo, ha? Tapos ganito, ha? Tapos yung magbibigay tayo for the Lord. Ang dami mong ginawang suhol kay Lord para lang yung negosyo mo, gusto mong pagpalain. Alam mong hindi mo dapat gawin, alam mong medyo delikado, kaya lang sabi mo, anyway, magbibigay naman tayo for the Lord. Hindi pinagpala ng Lord. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mahalaga yung for the Lord. Kasi yung for the Lord, poor the Lord, yan, poor, very poor.
Ang gusto ng Lord, hindi yung kung ano ang gusto mo. Ang gusto ng Lord, makinig ka sa akin, anak. Kasi pag sa akin ang galing, kahit na sinong Satanas, hindi kayang lumaban sa iyo dahil pagtatagumpayin kita. Dahil galing sa akin. So, itong mga apostol ay kumikilos na nanampalataya because their faith at yung instruction from the Lord. Alright? Kabalik nga. Gusto ko naman tingnan nyo, no? Tatandaan nyo, huwag kayo masyado magalaki. Ay, nagbibigay ako for the Lord. Yung iba, nagtayo ng, sige, dito na kayo, dito na kayo. Pagagamit ko yung, ano, yung aking, I'm sorry, I'm trying to use all of what I experience. Ito, pagagamit ko tong bahay namin for the Lord. O kaya, sige, bibigay ko tong lupa to for the Lord. Pero sa actually, sa isip niya, papakinabangan ko to. Ha? Eventually, you know, meron ako diyang ganansya. Sige, dyan na kayo. Yung pala planong magtinda, bebentahan. Ayun lang, wala. So lahat po ng ating mga tinatangka na for the Lord, not all of them are really for the Lord. Ako, itong prayer ko sa inyong lahat because I love you and I don't know how this is coming to you. Ang prayer ko lahat ka because you're praying, you're reading the Word of God, and you're listening to the Holy Spirit, the Lord ang mag-speak sa'yo. At paggaling kay Lord, if it is for any idea, anything na gusto mong gawin, na pinagagawa ng Lord, gawin mo lang, bagat galing ito from the Lord, it will always succeed. Bigyan mo sa katabi mo, bro, sister, hindi for the Lord, ang gusto natin from the Lord. Galing sa, palakpakatin ng panahon. Galing sa, okay? Now, let me go, segue. Sa chapter 6, pasabi ng Biblia, di ba? In those days, nang panahong iyon, dumami ang mga disciples. Anong panahon yun? Ito yung panahon na tinitest ang kanilang faith. Ito yung panahon na inilalagay sila sa gipit. Imagine, yung gipit, yung pagsubok na dinadaanan nila, nung panahon yun, doon sila dumami. Because ito na-realize ko, ha? The number of the disciples dumami. Kasi the next verse, ang sabi sa next verse, di ba? Sabi sa next verse, sa 16, nagkaroon ng conflict. Habang dumadami, nagkaroon ng conflict. Number one, gusto kong malaman mo. Number one, ha, huwag kang matatakot sa conflict because number one, conflict or growth always invites conflict. Pag lumalago ka, gumaganda ang buhay mo, laging merong mga naiinis, naaasar. May conflict kang dadaanan. Kaya kung ayaw mo mag-grow, huwag kang magkaroon ng conflict. O kung ayaw mo magkaroon ng conflict, huwag kang lumago. Parang ganito yan eh. Alam mo, yung kung size 6 yung paa mo, nung ikaw ay 12 years old. Ngayon, 32 ka na, size 8 na siya, pero ang sinusuot mo pa rin ay sapatos mong size 6. Hindi na kasya. Tiyak may conflict ang alin, yung sapatos mo tsaka paa mo. Tiyak pag sinusuot mo, pinipilit mo, yung kuko mo nakaganyan, yung paa mo nakaganyan, yung mga daliri mo. Ha? Pero naglalakad ka pa rin, sexy ka nga maglakad, di ba? Pero pagdating mo sa bahay mo, pagbukas mo, ay sarap. Kakagawa mo nun, hindi nagtagal, yung mga kuko mo, nangingitim na. Kasi yung conflict, hindi mo in-address. Na walang masama, nararamdaman mo yun. Amen? Well, kasi that is telling you, oy, lumalaki na kasi yung paa mo. Amen. May isang tao, grabe, nagsakit ang kanyang tiyan, kala niya UTI, ang daming examination. Finally, talagang nagpa-opera siya. One day, nagsusukat siya ng pantalon, kasi yung magaling na pantalon, may kasal eh, sinusukat. Sabi niya, anong sukat ng bewang mo? Sabi niya, 27. Hindi ka 27 ah. 31 ka. Hindi, 20. I have always used 27. Hindi, 31 ka. 27. Tapos, nung ginawan siya ng pantalon na 31, sabi, ang ganda ng pakiramdam ko, yung pala, kaya masakit ang tiyan niya, kakala niya UTI, grabe, 31 ang kanyang bewang, 27 ang suot niya. Hindi, ang skip nun. Alam mo, minsan, sabi ng Lord, lumalago ka na eh. So, sino sa inyo ang ganito? Pag habang gumaganda ang buhay mo, yung mga kaibigan mo nagagalit sa iyo. Tinichismis ka. Sino sa inyo pagka dumadami pera mo, marami nangungutang?
Di ba? At pinangutang mo, hindi nagbabayad. It is okay. Number one, isipin nyo ito. Growth always invites conflict. When you are growing in the Lord, dumadami sila, kaya nagkaroon, anong conflict? Ah, hindi naman, masyado tayong dumadami. So, yung mga balo na mga Hellenistic Christian Jew, eh, hindi nabibigyan doon sa mga Jew na talagang tika rito. May conflict. Tama? Pero anong nangyari sa conflict? The conflict brought them an awareness that they need more leaders. Do you know that the conflict created 7 powerful men? Kung walang conflict, hindi sila magde-desire to look for 7 men. Alam niyo ba, sinusulat ko nga madalas it. Alam mo kung bakit nagkaroon ng Cory Aquino? Dahil yung problema ang dinaanan natin nung EDSA Revolution. Tama? Alam mo kung ba tayo nagkaroon ng Duterte? Sa sobrang dami ng mga kang panluloko nangyari sa mga nakaraan, a Duterte came out. Alam mo kung paano nagkaroon ng Martin Luther, nagkaroon ng civil rights movement? Kasi si Rosa Parks, isang matandang babae, na dati bawal lang hiwalay ang restaurant ng itim tsaka ng puti. Iba yung toilet ng itim puti. Pati yung bus, dapat doon kayo sa dulo. Eh si Rosa Parks, nakaupo siya, pinaalis siya ng puti. Sabi niya, aba, sobra na to. Sobra na to. Ang ginawa niya, hindi siya umalis. Di ginawa ni Rosa Parks, started the Montgomery brothers to fight for the rights of the blacks. Na naglabas ng Martin Luther. So, any conflict that happens to you, ang gusto ng Lord, gusto niyang mailabas kung ano yung dapat mailabas. The conflict is creating that. The problem is creating that. So, huwag kang matakit sa conflict. Palapakan natin ang Panginoon. Number two, not only growth invites conflict, conflict makes you aware of your surrounding. Pag may problema, may conflict, sabi, ay, naku, hindi ko ata naayos ito. Naku, dapat bigyan ko na ng pansin ito. Because when you, there is conflict, that is sarili mo lang iniisip mo eh. But when there is conflict, you begin to think of other people, yung surrounding mo. Parang ganito lang yan eh. Sa ating normal na pamumuhay dito sa Pilipinas, grabe, nung dalawa lang kayo sa bahay, pwedeng isang kwarto. Nung apat na kayo, wala na mapaglagyan. Kaya sabi ng Panginoon sa'yo, anak, masyado kang kuripot, ha? Meron ka namang saving, magpagawa ka na ng another kwarto. Kasi ang hirap ng isang kwarto kayo, tapos hindi ka makapagpalit ng damit kasi nando doon, nalabas ka muna. Di ba? So kung but you are aware that there are needs around you. Okay, number three, conflict introduces you to you. Ano yun? Yung conflict, nagpapakilala kung sino ka. So pag may conflict, hindi yung, ano ba naman ako, hindi, may conflict. Some of the people that came out great is because there was a conflict at sila dumiskarte, nagtiwala, you know, nag-try out, lumabas, galing pala nito. It was the problem that created them like that. Parang ito nga ang nangyari. Makikilala ba natin si Shadrach, Meshach, and Abednego kung walang pugon at walang dapat sumamba? When the problem came, lalong lumabas na si Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi sila babaw kay anumang rebulto sapatkat they found out that their faith in God ay totoo. And because tumayo sila, their names were forever known every time magbasa tayo ng Bible. So, pag may problema ka, it is introducing you to you. Pinakikilala ng sarili mo ang sarili mo sa'yo. Ang point ko ganito, may natatago kang galing. Meron kang diskarte. May kakayanan ka na hindi lalabas yan kung walang problemang dumadaan sa'yo. Amen. Amen. Sabi mo, ay nako, iho, anak, brother, hindi ko alam kung paano ko ito nagawa. Kailang kinakailangan gawin ko. Kasi pag hindi ako kumawa, walang mangyayari. Ooh, that's a good idea.
So ano pa kaya yung mga natatago sa atin na kinakailangan minsang tigain? Merong gustong ilabas si Lord kasi alam mo, itong belief ko ha, based on the Bible, God has bequeathed you with so much gift. Ano yung bequeathed? Merong nilagay sa yung mga mana. May mga regalong nandyan na hindi malalabas kasi hindi ka aware. Hindi lalabas kasi hindi ka nalalagay sa alanganin. Hindi man yung alanganin na delikado, but yung pag may problema, receive that. Kasi look, sabi ng Bible, balikan natin, nang panahon na yun na may problema at nagkaroon ng conflict, dun sila dumami. So, to me, sa lahat na nanonood, nakikinig, you know, listen to me, hindi po kayo dapat matakot sa problema. Kasi ang problema, first name. Ang second name niya, solution. And look at the Bible. Sabi ng Bible, God is able to bring you out of any problem dumaan ka. Kaya ako as a pastor, as a tatay, as a leader, as a coach, hindi ako kinakabahan. Kasi I have belief and faith in you na nanonood at nakikinig today. Hindi mo lang alam kung, alam mo, we are all created in the image and the likeness of God. Ang wangis ng Diyos nasa iyo. Miski nga hindi ka Christian eh. Lalo na kung Christian ka. Kasi ma-access mo na ang Holy Spirit. Then you have the Word of God. And you probably, pag Christian ka, you go to a fellowship. May tumutulong sa iyo. Number four, conflict produces solution. Yung conflict, nagpo-produce siya ng solution. Number five, conflict ay merienda lang sa atin. Numbers 14 verse 9. Ang sabi ng Biblia sa mga Israelites, huwag kayong matakot sa problema yan. Yung mga hinaharap nyo, mga higante na yan, ha? Biskotso nyo lang yan. Meaning, the problems are never meant to destroy you, but the problems are made to make you strong. Yan po ang paniniwala ko. Lahat po kayo nakikinig at nanonood at kayo mga narito sa ating sanctuary. Every time I look at you, ang belief ko is such that hindi mo lang kilala kung sino ka. Kasi ang tingin mo, yung problema, nagigipit ka, nung gagawin ko, no, go beyond that. Maging aware ka sa surrounding mo. Nandyan ang God. Nandyan ang Word. May inspiration sa kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema rin, pero nakalabas. Ngayon, mayaman na. Be inspired. Second, it's because you're growing. Gusto ng Lord, mag-grow ka na. Ah, matagal ka na dyan sa problema ngayon. Labasan mo na yan because hindi lalabas ang anumang bagay malibang mapigat. Amen? Sarap nyo. Kapi ko meron kang inihaw, may toyo ka. Di ba? Ano nagpapasarap? Yung in-squeeze mong kalamansi. Subukan mo yung kalamansi, ilagay mo lang sa toyo. Walang lasa. Para maging malasa yung toyo, ha? Lalagyan mo pa ng, miski nga yung sili, kinakailangan talagang ikinom mo para pag ano mo, maasim-asim na maanghanghangang na maalat-alat. Miski nga sinigang eh, kung may sampalo ka o kamyas ka, di ba, pinipiga mo. Ito ang tanong ko. Siguro para maging malasa ka sa mundong ito, kinakailangan mapiga ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Mapiga ka. Ay, Pastor, ayaw kong dumaan sa problema. If you don't go to the problem, you will never know. You will never know. And that's my belief in humanity, in Christ. Pag nakikristo ka, sister, you are the answer to the problems ng mga kapitbahay mo na negative. Ikaw ang sagot ng Panginoon sa pamilya mo na puro away. Kasi dumadaan ka rin sa problema nila, pero iba ang response mo. Kasi aware ka, may God. Aware ka, may solusyon nito. Aware ka, talagang hindi na pwedeng, grabe, dalawang pamilya kayo sa isang maliit na bahay. Eh si Abraham nga, nagkaroon ng conflict kay Lot. Kasi pareho silang yumayaman. Nag-usap sila, kinakailangan mag-iwalay ito, saan mo gusto? Kung doon ka, dito ako. Si expansion ang ibig sabihin ng Lord. Expansion, amen. You know, number six, conflict invites God's intervention for our glorification. Ini-invite mo pag may conflict,
you are actually inviting God to come to your space. Mga kapatid, I don't care kung anong bansa ka, if you are my brothers and sisters in America, in Europe, in Italy, in London, wherever, kung nasa Manila ka, nasa Mindanao ka, you know, nasa Cuyo ka, walang problema. You know what? God can always be accessed. The problem that is happening to you is an invitation for God to intervene sa buhay mo. Sino sa atin pag may problema, ang ginagawa, lumulod at nananalangin, Diyos ko, tulungan mo ko. Diba? When you kneel down and pray, God, di ko po alam ko anong gagawin ko. And many, many times in my life po, I can see the hand of God nag-i-intervene sa buhay ko. Hallelujah. Hallelujah. So ito ang dapat natin gawin, mga minamahal. Always understand that all things work together for good to those that love God and called according to His purpose. Alam po ba nyo, dahil dito sa conflict na nangyari, between sa ayuda, pinag-uhayan ayuda lang eh, na-solve naman. Pero naging, may dalawang lalaking talagang naging outstanding, si Stephen, which is the whole story ng second part ng chapter 6, the whole chapter 7. And pag binasa mo po ito, I'm preempting myself, pag binasa mo, pinatay nila. Pero that was a piga so that a soul, si Paul can come into the picture. Walang sayang. And then there is a Philip. Si Philip po ang nag-open ang door for the missions to the rest of the world, hindi na lang sa Jerusalem. And hindi na naisulat yung iba. Siguro pag sinulat, baka punong-puno na yung book of Acts, baka hanggang Revelation na. Ang daming story. Oh my God. Kaya I'm very passionate sa inyo na nakikinig at nanonood at kayo nandito sa sanctuary. Hindi ako naghahanap ng maraming tao eh. Naghahanap ako yung mga taong hinihipon ng Lord. At sinasabing, God, I am your man. God, I am your man. Panginoon, ako po, pwede mo po kong gamitin. Lord, kahit anong gawin mo sa akin, dahil ikaw ay sovereign. Alam nyo ba, pag pinakikilala ng Panginoon ang sarili mo sa'yo, at pag nakikilala mo ang sarili mo sa'yo, I hope hindi kayo nalilito ron. Because the conflict will always introduce you to you. Anong nakikilala mo sa sarili mo? Number one, you are a child of God. Oh, I am a child of God. Itong conflict na to is making me realize kahit anong mangyari, I am a child. Number two, anong nakikita mo? Pag may conflict, anong nakikilala mo? That greater is He that is in you than He that is in the world. Na-realize mo, if God is for me, then there is no problem na mahihina ako. Many times sa buhay ko, pag may dumadaan akong kakilala na dumadaan sa mga malalaking problema, especially in the area of health, ito lagi prayer ko eh. In the Romans, Lord, if the same Spirit that raised Christ from the dead dwell in that body will be quickened. Sabihin, kung ang Spirito ng Kristo ay, kung si Kristo binuhay mula sa mga patay, kung yung same spirit nasa taong may sakit, hindi pwedeng hindi siya gumaling. So ang prayer ko, Lord, let the Spirit of God be in this body. Lord, the Spirit, because greater is Christ that is in us than He that is in the world. Naintindihan po ba niyo yun? Kung ako sa inyo, papalakpak po ako. Hallelujah. One, you are a child of God. Two, inside of you, the greater one is there, sabi ng Bible in 1 John chapter 4. Greater is He that is in me than He that's in. Alam mo nung ba nakikita mo? Nakikita mo ito, that you have the name of Jesus. Ano yun? Di ba sabi ng Bible, anything you ask in my name, I will give. At sabi ng Bible, faith in the name of Jesus. Kaya may mga times, naalala niyo yung kinuwento ko yung nakuitakot-takot? Di ba kinuha ko yung Bible tapos samaro, in the name of Jesus! Kasi sa Satanas, takot na takot yan pagka ginamit mo na nang alam mo at may relation ka sa pangalan ni Jesus. Pwede mong gamitin ang pangalan ng Panginoon pero wa-epek yan. Pero pag ginamit mo dahil kilala mo siya at lumalakad ka sa kanyang bendisyon, grabe, miski 3 milyong Judas at Satanas ang humarap sa iyo, luluhod yan sa pangalan ni Jesus.
I hope you're encouraged. Ano pa nakikita mo? Dahil may pananampalataya ka, nakikita mo sa sarili mo. Faith is assuring you that the victory is yours. Kasi sabi naman, faith is the assurance of things hoped for. Talagang nananampalataya kay Kristo, lahat ng iyong pinanaginip mangyayari. And number 5, what is being introduced to you that you can actually say kay devil, I resist you and he will flee. Sabi ng James po yan, resist the devil and he will flee. You can command the devil. James 4, verse 7. So nakikilala mo ang sarili mo. Kasi pag may problema ka, ha, at hindi mo talaga kilala si Lord, wendang ka. Pero pag may problema ka, ito sa mo, Lord, anak mo po ako, Lord eh. Lord, nananampalataya ko. Kahit anong mangyari, Lord, naniniwala ko, hindi mo ako iwanan. Ah, then you understand you're a child of God. Pag nalaman mong child of God, then next thing happen, Lord, dahil anak mo ko, hindi mo babayaan, sabi mo, greater is he that is in me. Kaya Lord, lahat ng mga problemang ito, hindi ako pwedeng matalo. At Lord, nare-realize ko, hallelujah, I have the name of Jesus, Lord, pwede kong utusan ng demonyo, aalis siya. At Lord, may pananampalataya ako. So, look at me as I bring this into conclusion. Look at me. Lalong gusto ng Lord na lumawak ang iyong influence. Gustong gusto ng Lord na makapag-win ka ng maraming disciples. Kaya dumaming mga disciples eh. Why? Because of the conflict. So, pag meron ka na problemang dinadaanan sa cell group mo, magpuri ka na kay Lord. Kasi Lord, anong gusto mong gawin kong adjustment? Lord, anong gusto mong gawin ko? Lord, naniniwala ka. Because God will see to it that yung mga pinagdadaan ng problema ay mga stations lang yan. Amen? So, ano man ang pinagdadaan mo, kapatid, let me conclude here. I have strong faith in all of you. I have strong faith in all of you. Look at me. I have strong faith in the Jesus Christ that is in you. Kasi I'm addressing now lahat ng mga anak ng Lord. Kung ikaw nananampalataya kay Jesus, gusto ko maintindihan mo, there is no way na ikaw ay matatalo. Even when you face death. Kasi death is like sleeping and then waking up in the presence of God. Sabi ng Bible sa Revelations, last verse natin, Revelations chapter 12, sa verse 11. Tinan po niyo yun. Sabi dito, they overcame him. Anong sabi ng Bible? Pakilabas mo ngayon, iha. Sa Revelations chapter 12, and they defeated him. Tinalo nila ang kaaway. Paano? Number one, by the blood of the Lamb. Yung dugo ni Kristong dumanak sa krus ng Kalbaryo ay naglinis ng puso mo. At dahil dan, hindi ka pwedeng matalo. Pangalawa, ang sabi dito, and by their testimony. Ano yung testimony? Sinasabi nila, pinamumuhay nila, at ini-express nila. Kasi takot ang demonyo sa mga testimony mo. Magpatotoo ka. Sabihin mo, hindi si Kristo ang Diyos ko. Yung problema ito, dadaanan na lang, pero ay ipapatotoo ko na ang Diyos ay mabuti. And look at the last verse, and they are not afraid to die. Alam mo, marami mga Christian, takot pa rin mamatay eh. Takot na masaktan, takot na mapahiya. Kapatid, sa totoo lang, tayong lahat na anak ng Lord, patay na tayo sa katawang ito. This body is not important anymore. In fact, itong katawan na to, para mapunta sa langit, dapat mamatay. Mapalitan ng katawang hindi na namamatay at tayo mabubuhay forever and ever. So, ang prayer ko today at the last days, there will be so many people who are no longer afraid to die. Hindi ka natatakot. Kung sabi ng Bible, the only we can overcome is that the blood of the Lamb has washed us. And we speak and testify, sinishare natin ang love ng God. And whatever you do to my body, I don't care. Because for me, to live is Christ and to die is gain. Kapatid, everybody, lahat na nakikinig po today, I want to pray for you. Conflicts are meant to introduce you to you. Which means, pag wala ka kay Kristo, you will realize helpless ka. Lalampasuhin ka ng kaaway. Gagapang ka dahil sa sumpa ng kasalanan. And your family will be destroyed. But at the same time, gusto kong malaman nyo, if you have Jesus Christ in you, the problems you're facing is introducing you to the Christ in you
the power of God in you and the new you. Ano yung new you? Sabi ni Paul, grabe. Therefore, sabi niya, if any man be in Christ, he is a new creation. So look at me, mga minamahal, at kayo narito. I want to pray for you. You know, problems can destroy you. Problems can harm you. And if you don't have Christ, yun po ang mangyayari sa inyo. I don't want that to happen. Why? Grabe, minahal ka ng Lord and He paid for the price. Pero kung matigas ang ulo natin at mas gusto natin yung ginagawa nating mali, we're proud, we're angry, we're selfish, lastful, ang dumi ng isip natin, gusto mo yung bisyo, then I tell you, kapatid, you have made the choice. Hindi ka pwedeng pilitin ng Lord dalhin sa langit kung ayaw mong sumunod kay Kristo. But the problems na pinadaanan mo is God's way of telling you, wala ka sa akin. You will suffer the consequence. Pero kung ikaw naman ay tumanggap kay Kristo, ito ang gusto kong malaman nyo. I-access mo. Christian ka? Nasa cell group ka? May takot ka kay Lord? I-access mo ang lahat ng mga promises ng Bible. Lahat ng ito. Mula dito, ito Old Testament po. Gusto kong makita nyo. Mula dito sa chapter 1. Sa chapter 1. Okay? Ha? Chapter 1. Hanggang dito sa aklat ng Book of Revelation. Lahat ng po yan, lahat ng ito ay pangako ng Lord sa'yo. Lahat ng ito pangako ng Lord sa'yo. Lahat ng ito. Ang dami. Kaya the more I study the Bible, the more ako po ay engaged with the idea. Hindi tayo dapat kailanman matakot. At dapat tayo maging pinagpapala ng Lord galing sa loob, hindi muna panglabas. Huwag mo isipin muna yung panglabas. Huwag isipin yung damit, yung pera, yung bayaw. Isipin mo na, lumalakas ka sa pananampalataya na access mo ang strength ng God. Kasi pagka ganun po, tingnan nyo ako, para kang magnet. Yung magnetic field of God's favor humahatak ng blessing sa buhay mo. Hindi ka naghahanap ng blessing. Hindi ka naghahanap ng blessing. Lumalakad ka kay God at dahil paglakad mo kay yung blessing na attract sa'yo, pagpapalain ka ng Lord. And the greatest blessing is this, to face death and say, death, I am not afraid of you because this body, may judgment na itong katawan na to. Hindi to acceptable sa langit. Kaya kinakailangan ito mamatay para magkaroon ng resurrection body. And so mga kapatid, knowing that the time, ito yung panahon na tinusubok tayo ng demonyo, huwag kang matakot. Dahil lahat ng ginagawa niya, kasi malapit nang matapos ang mundo niya eh. Malapit nang pagdating ni Lord eh. Kaya ginagawa niya lahat ng panloloko. Pero lahat ng ginagawa niya, hindi tayo natatakot, bagkus lalo pa tayo napapalapit sa Panginoon natin. Dahil ang Panginoon natin ang ating kaligtasan. Amen. I want to pray for you right now. Lahat po na nakikinig sa akin, pakinggan niyo ako. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. At ako at ang Life Church loves you. Kaya po itong mga ginagawa nating pag-awit, pagsamba, pananalangin, at pagpipray. Because you are important kay God. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. For you. For you. At gusto niya, maranasan mo ang pagpapala niya. Pero mag-i-start yan. Acknowledge mo that you have sinned, nagkasala ka, and accept the Lord to be the Lord of your life. And if you do that, kapatid, something will happen. Kaya lahat na nakikinig sa akin o nanonood, kung gusto pong tanggapin ng Panginoon, today you can be saved. Today, pwedeng maisulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ang gagawin mo lang, manampalataya, tumalikod sa kasalanan, at hingin ang tulong ng Lord. Pwede po bang iunat niyo ang kamay niyo? Lahat ng gusto manalangin na ma-access ang powers, blessings, salvation ng God. Lalo na kayo mga nandiyan nanonood. Taas, unat po niyo yung kamay. Unat niyo po yung kamay. Kitatanggapin natin ang Panginoon. That's the only way na makapag-uumpisa ka ng Christian life. Una, tanggapin na ikaw ay nagkasala. At lahat ng pagpapala, ipagkakalob ng Lord kung susunod ka sa Kanya. Sabi mo, Panginoong Jesus, ako'y nagkasala. Pero salamat na namatay ka sa krus para bayaran ang kasalanan ko. Ako dapat ang maparusahan, pero ikaw ang naparusahan. Kaya sa oras na ito,
inaanyahan kita. Pumasok sa aking puso. Baguhin mo ko. Patawarin mo ko. At mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon. Susunod ako sa iyo. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko, Panginoon. Itong aking dalangin. Amen. Amen. Wow, praise God, praise God, praise God. Sa lahat ng mga nanalangin, mag-text po kayo. You have to connect. Kasi very important na yung tinanggap ginawa mo ngayon ay matuloy-tuloy yan para paglago mo diretso. Now, sa lahat ng mga nakikinig ngayon today, you're a child of God. Pero parang medyo nag-aalangan ka. Do I really know God? You know, meron akong takot. You're not sure. Gusto ko malaman, kapatid. Give your full trust kay God today because He will help you. I want you to stretch your hands. Lord, lahat ng mga kapatid ko na nangangailangan ng tulong mo. Lord, they love you. Pero Lord, na-overwhelm sila sa problema. Pero right now, Panginoon, I pray, give them the understanding that there is nothing that can separate us from the love of God. At Lord, in every problem we face, it is going to make us better because you are with us. Help my brothers, sisters, in Jesus' name. Amen. Alright, today, I want to give, let's give our tithes and our offering today. You know, I'm very happy. One of the brothers just, you know, Pastor, we sold some property and is giving this amount to the Lord's work. May the Lord bless you. Tithe 6:29. And I want us to, today, lahat po na nanonood today, nakikinig, it's our giving time, all right? And I want to pray personally sa inyo as you give. Everybody, you know, sabi ng Bible, let's bring our tithes and offering to the house of God. Pag inaalay po natin ang lahat ng ating mga pinagkakitaan, yung 10 bahagi ng inyong mga pinagkikitaan, sinasanctify po ng Lord yun. At ginagamit ng Lord yun to bless you and the money to support the work of God sa house ng God. So everybody, I want you to give your tithes. Taas nyo po. Kung saan man kayo naroon, iunat mo. We're gonna pray right now. Are you ready? Are you ready? Unat mo. Dakilan Diyos, salamat po meron kaming pagkakataon magbigay bilang tanda ng aming pagsamba, bilang tanda ng aming pagkilala, na ang aming pananalapi na pinagkakakitaan namin ay galing sa iyo at ibinabalik namin ang 10 bahagi kasama pa ng mga offerings, mga pledges, mga first fruit, Panginoon. Because naniniwala kami, sabi mo, you love a cheerful giver and when we give, binabalik mo sa amin ang siksik, liglig at higit pa. Umaapaw, Panginoon. Kaya Panginoon, inaalay namin tong offering na to sa lahat ng mga nagbibigay today. In Jesus' name, sa kanilang mga tahanan, Lord. In Jesus' name, sa kanilang mga lugar, kung saan man sila naroon. Lord, we sanctify this offering. We sanctify these tithes. Let it honor you, glorify you. In Jesus' name, amen, amen. Hallelujah. Praise God. Pakidjun, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Umawit tayo ng isang awit. Can we sing that? Maybe just whatever song. Sino pinagpala? You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Can we all stand and join us in singing this song? You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Say you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. See, there's power. There's power in the mighty name of.
not backing down from any giants. I know. I know how this story is. I know. Natin ang Panginoon. The battle belongs to God. Amen. Malakas na pong palakpak para sa ating Diyos. Amen. Sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa kanilang mga tahanan, maraming salamat po. At naway na-bless po tayo sa ating mga narinig ngayong linggo. Sige po, let's pray. Panginoon, marami pong salamat that in every situation ng aming mga buhay, in every conflicts, salamat na may tinuturo kayo para po sa aming ikabubuti. Salamat for making us champions. Thank you for giving us a victory every day, Panginoon. You have really set us to be victorious, to be on the top. You're always making us a better person. At salamat, Panginoon, that in every step ng aming buhay, inaalalayan niyo po kami. Maraming salamat, Panginoon. Even sa aming mga pamilya na aming kasama at hindi nakakasama ngayon, maraming salamat na kayo po ang nag-iingat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, lahat ng papuri at pasasalamat ay sa inyo lamang, Ama. In Jesus' name, Amen. Amen. Sa lahat po ng mga nandito sa hall, pwede po tayo munang mag-remain sa ating mga upuan at hintayin po natin ang instruction ng ating usher kung saan po tayo mag-exit. Maraming salamat po. Wow, amazing work today, Shin. And of course, thank you very much for staying, lalo kung ikaw ay first time na nag-online service at ikaw po ay tag-stay hanggang ngayon. Maraming salamat. Again, pwede pa po tayong mag-comment down below ng ating mga natutunan sa umagang ito. Basahin ko lang, sabi ni Tita Danila, sabi niya, thank you Lord, amazing words at tanggap namin ngayon through Pastor Ancho. God bless you, Pastor. Sabi niya, yun. Wow, ikaw ba, Shin? Ano ang take home mo today? Akin, Coach Jake, ang take home ko today is conflicts really reveal us to ourselves. It introduces us to ourselves. Pag tayo po ay pinipiga, ako ang daming beses ko naranasan na ang daming dinaanang problema. Pero ngayon, looking back, I am very, very thankful to the Lord kung paano niya ako pinipiga at kung saan-saan niya ako dinadala. Kasi doon ko nakikita na pag na-overcome ko po yung hiya, yung takot, marami pang mga talentong ilalabas ang Panginoon at marami pang plano ang Panginoon para sa akin. Naalala ko nung meron akong trial din sa buhay at may kailangan talaga akong gawin.
Grabe, pinangawakan ko lang rin yung word na hindi papayaan ng Lord yung mga nagtitiwala sa Kanya. So talagang yung conflict na yun brought me dun sa level of thinking, sa level ng mindset kung paano ko haharapin ang aking buhay. And nakita natin kanina, no, amazing, hindi takot ang demonyo. Nakita nyo ba yung line na yun? Hindi takot ang demonyo na magbabasa ka lang ng Bible mo. Okay, takot siya kapag ginawa mo na yung words na sinasabi sa Bible, which is yung salita ng Panginoon. Kaya kapatid, importante na ikaw ay talagang ginagawa kung ano yung sinasabi ng Word of God. And of course, paano mo maririnig ang Word of God? Through the services or our Sunday service, yung Wordy Pastor. And of course, syempre, ang sarili mong pagbabasa at pag-guide din ng leader mo. Tama. Opo, isa rin pong nakakatulong sa atin kung gusto nating patuloy na lakaran yung mga napag-aralan natin, mm-hmm. mga narinig natin, is yeah. to be part of a life group talaga. So we are encouraging everyone, if you are a first-timer, we are encouraging yes. you to connect with us. Send us a message po kung sa Facebook ka nakikinig, uh-huh. nanonood, sa YouTube. Kanina po binanggit natin yung phone number kung saan ka pwedeng kumunik yeah. so that we can help you better how to pursue your life with Jesus. Ayan. And of course, kagaya ng mga sinabi sa atin kanina, grabe no, amazing na yung conflict produces something great sa atin. Kaya kapatid, kung may pinagdadaanan ka ngayon, daanan lang natin yan dahil merong napakagandang dulo yan, which is yan yung plano ng Lord sa atin. And kung ikaw ay kasama mo ang family mo ngayon or kahit mag-isa ka lang, gusto naming malaman kung ano ang feeling mo, mag-comment down below. And of course, yung mga hashtag natin. Opo, kung ikaw ay na-encourage ngayong araw, if you have learned something new, be an encouragement to your Facebook friends and post your learnings on your social media page. If you are watching through our Facebook channel, dun ka po nanood, you can use the hashtag LifeChurchLive08 0816 for August 16 kung andito ka po sa main hall kanina. Yes. At kung nanonood ka naman po sa Facebook at gusto mong mag-post ng iyong learnings, you can use the hashtag LifeChurchOnline 0816. At kung ikaw ay nanonood sa ating YouTube channel, uh-huh. you can use the hashtag LifeChurchYT 0816. Ayan, and always keep connecting po on every Sunday. Ngayon, na first time ka nanood, next time, alam mo na, nakapag-Sunday, kailangan ready tayo, we're on the go, mataas ang level ng ating pananampalataya. At syempre, yung pagising mo, syempre dapat blessing ang hinahanap mo, hindi yung problema ang kinakaharap mo. Kaya kagaya ng sinabi sa atin kanina, at tandaan natin, yung last points natin dito, isabi, tandaan mo na ikaw ay child of God, tandaan mo na greater is He na nasa iyo. You have the name of Jesus. Faith in God assures you victory. And yung last, you are commanded to rebuke the devil and he will flee. James 4:7 yan. At siyempre, yeah. pwede nyo kaming i-text sa number na ito. Opo, if you want to connect with us, we encourage you to text this number. And that number is 0917-861-0805. Again, that is 0917-861-0805. At excited kami yes. na makakonect sa'yo so that uh-huh. you can be part of a life group na matuloy-tuloy mo yung sinimulan mo through watching our Facebook channel. Yes, kaya kung ikaw ay kasama namin sa Facebook, sa YouTube, at sa radio, kung nasaan ka mang parte ng mundo, you are blessed, you are special dahil anak ka ng Lord at tinitignan ka niya. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan natin, daanan lang natin yan. Let's go to that. At yung mga conflict na meron ka sa buhay mo, yan ay mag-produce ng ano? Ng magandang bagay. Kagaya nung binanggit sa atin ni Pastor kanina, Shina, sa Acts na yung pinagdadaanan nila that time, nag-produce ng mga disciples dahil yun ang nararapat at dapat nilang gawin at gusto pa nilang mapalaganap ang word ng Lord. Ayan, kung tayo naman po ay nakinig sa ating radio broadcast, ini-encourage din po namin kayo na mag-post sa inyong Facebook page ng inyong natutunan. Let's tell people na available po ang ating radio broadcast yes. so that they can listen with us and you can post your learnings through the hashtag. Kung kayo po ay nakinig gamit ang DYSP909, you can use the hashtag LifeChurchAM0816. At kung kayo naman po ay nakinig gamit ang ating FM broadcast sa DWIZ94.3, you can use the hashtag LifeChurchFM0816. Yes, and once again, ako po si Coach Jake Munoz nagsasabi sa inyo,
Trust God completely at huwag kang mag-alinlangan. At next Sunday, magkikita-kita tayo ulit. Ayan, at ako naman po si Shane Valledor. We're excited to see you again next Sunday. Bye!